Sinagot na ni dati Pangulong Rodrigo Duterte kung ano ang kanyang pahayag tungkol sa layuning mapababa ang presyo ng kada kilo ng bigas sa halagang 20 pesos lamang. Kasunod ito na nagkaroon na ng bisa ang rice price ceiling sa bansa, alinsunod sa Executive Order 39 na layunin na pansamantalang limitahan sa presyo na 41 pesos kada kilo para sa regular milled rice at 45 pesos kada kilo naman para sa well milled rice. Ayon sa EO 39, mayroong sapat na supply ng bigas sa bansa dahil sa mga recent imports at ang inaasahan na surplus mula sa lokal na produksyon. Ngunit tumataas ang presyo nito dahil sa langgarap na illegal price manipulation katulad ng hoarding ng mga mapagsamantalang rice traders at pakikipagsabwata nito sa mga rice cartels, lalo na tuwing lean season. Nakapaloob din sa executive order ang epekto ng Russia-Ukraine conflict, pagpapataw ng ban ng rice exports ng India at ang pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdig ang merkado bilang mga dahilan ng pagtaas ng retail prices ng mga pangunahing bilihin. Sa isyu na ito, sinabi ni dati Pangulong Rodrigo Duterte na may kinalaman ang law of supply and demand sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas sa Pilipinas. Ito'y dahil sa nauubusan na ng mga bansang nagpuproduce nito dahil paliit na ng paliit ang merkado sa Asia. Law of supply and demand. That's the rule. Mas maraming bigas, mas mura. Kasi maging basura yan kung hindi maubos eh. So that is really a question of supply and demand. Now the supply is, naubusan na nga tayo ng rice producing countries eh. It's getting a smaller sa market. Wala na masyadong silang land to till. Wala tayong Southeast Asia ganun. So pataas talaga ng pataas, pati inflation. In the fullness of God's time, aabot ito ng mga 90. Walang bumaba ng ang inflation will always go up. As the years would come. Kaugnay nito, ipinaliwanag ni Duterte na kahit na magkaroon pa ng hoarding, ay tataas pa rin ang presyo ng bigas sa bansa. Well, by any language, by any economic standard in any country, hoarding is really a criminal act. You create an artificial shortage intended to raise the prices up. Kasi kunin mo, itago mo, palabas ka lang para mag-agawan yung tao magbili. By any standard, that is really illegal. Pero kaya nga nga mag-illegal kasi taglak ang kulang. Kasi kung marami yan, maraming bigas, baski anong tago mo, wala namang magsilbi yan kung mayroon talaga available. It's a question of the supply and demand. Tumataas talaga ang... Noon pa yan, high school pa ako, tumataas na tumataas. Hindi na bumaba yan kailanman. So, we should not expect that it will... go into a plateau for a period of time. It's erratic, but the erratic is forward, upward. Pag ganon, paba dito, pero tuloy-tuloy yan. Sometimes it goes down a little bit, but always it's the inflation. The economic order of the world is not good. America seems to be the leading country na hindi rin maganda ang ano. So kung umiikot lang tayo dyan sa dollar, yan ang mahirap. Magkano ba ang dolyar para sa atin? Samantala, nang tanungin ni Pastor Apollo C. Quiboloy kung maaring mapababa ang presyo ng bigas sa 20 pesos per kilo, ang sagot ng dating Pangulo,
So, Mayor, maging imposible siguro ang bigas maging 20 pesos per kilo. Possible? That's a dreaming ka dyan. Masyadong mababa rin yan. By our standard, now the way fertilizer lahat, masyadong mababa yan. It's not a realistic value sa vis-a-vis sa market, the law of supply and demand sa market. Hindi kasi yung ano, it would be around. Bagamat mayaman sa lupang agrikultura ang Pilipinas, ay pumapangalawa ito sa pinakamalaking importer ng bigas sa mundo. Sa katunayan, noong nakaraang taon, 90% ng ini-import na bigas ng Pilipinas ay nanggaling sa Vietnam, samantalang ang natitirang 10% ay galing sa Thailand. At dahil nagpataw na ng rice export ban ng India na siyang pangunahing producer ng bigas sa mundo, inaasahan na magkakaroon ng matinding epekto ito sa pandigdigang merkado. Nag-ban na sila pag-export ng rice nila. Kulang eh. Kulang, no? Para din sa kanila. Because of the land, ganun rin ang issue doon sa kanila. It's always development. It's agriculture, commercial. Forestal, Pilipinas, forestal. Then you graduate to a agricultural. Then you go into a commercial category. Nang tanongin naman ni Pastor Apollo kung ano ang maaring hakbang sakaling magkaroon ng food crisis sa bansa, ang sagot ng dating Pangulo. Well, kung may meron pang sa current supply, whether locally produced or bought, di i-hold mo muna, mag-embargo ka. Meaning to say that yung mga warehouses, kontrolado mo na. Computed mo na kung ilan dyan ang nakalagay. So that overall, makuha mo yung totality of the supply and you can come up with a either if it's a private thing, bilhin mo which is karamihan ganun talaga or mag-import ka. Ganito ang presyo pero ang pabili mo mababa. Ibig sabihin kung siguro preparado kang to lose about in a transaction dyan sa bigas, we are ready to lose about 3 billion to subsidize. Magpalugi ka na lang para kakain yung tao. Ang government ang gagawa nun ba yan? Oo. Ganun ang dapat agawin ng government. That's the remedy, Mayor, no? Oo. Kasi pag hindi mag-revolution yung tao, gutom ang tiyan. Gutom ang tao. In your time during the pandemic, Mayor, that was very, very hard. Wala naman sa asawa ng Diyos. Steady man ang ano. Matatanda ang inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Social Welfare and Development sa pag-distribute ng ayuda sa ilang mga rice traders at retailers na maapektuhan ng rice price cap. Mula dito sa Davao City, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Jade Calabroso, SMNA News.